Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mananatili ang bansa sa Alert Level 2 hanggang sa katapusan ng taong kasalukuyan. Ito ang inanunsyo ni Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles sa kanyang press briefing sa Malacanang. Sinabi naman ni Health Secretary Francisco Duque III na hindi pa maaring magluwag at ibaba sa Alert Level 1 ng bansa dahil na rin sa banta ng Omicron variant. Sa pinakahuling ulat, may dalawang kaso ng Omicron ang naitala sa bansa. Ang dalawa ay pawang mga biyahero na galing ng Japan at ang isa ay mula naman sa Nigeria. Itinuturing na deadliest day ang naitalang kaso ng COVID-19 sa South Korea, makaraang dumagsa ang maraming pasyente sa iba't ibang ospital. Sa datos ng Korea Disease Control and Prevention Agency, umabot sa 94 ang namatay sa loob lamang ng 24 oras habang nasa halos 1,000 naman ang nasa critical condition. Ayon sa kanilang health ministry, kinakapos ng medical resources sa maraming ospital, partikular sa mga lugar na mataas ang populasyon gaya sa Seoul. Nasa 86% rin ang mga intensive care units na inalaan para sa mga COVID-19 patients ang okupado at higit sa 1,000 pasyente ang naghihintay sa mga treatment center. Ang pagtaas ng kaso sa naturang bansa ay bungsod ng Delta variant na hindi umano tinatablan ng bakuna. Mayroon na umanong 51 million ang fully vaccinated sa naturang bansa pero nasa 13% pa lamang ang nabibigyan ng booster shots. Matagumpay ang serye ng operasyon ng militar sa Davao Province na nagresulta sa pagsuko ng 6 na miyembro ng New People's Army o NPA at pagkakarecover sa 14 na matataas na kalibre ng baril. Unang sumuko sa 103rd Brigade sa ilalim ng 56th Infantry Battalion ang dalawang NPA commanders na sina Todong Balite Manlologpis alias Borjak, Commanding Officer at Magno Colot Maas alias Richard, Squad Leader ng 2nd Platoon Andoy. Sumuko naman sa 89th Infantry Brigade si Kim Kim Balite alias Tambucho, Squad Leader ng Platoon Basil at Hazel Samson alias Kat, Logistic Officer ng SRGU Sub-Regional Committee 5 Southern Mindanao Regional Committee. Sa tulong ni alias Borjak at alias Richard, natunto ng militar ang 8 armas ng Communist Terrorist Group. Sa tulong rin ng sumukong NPA, nakarecover ng 3 pang baril na binubuo ng isang Bushmaster M16 rifle, isang CZ-858 Tactical 4V rifle at isang M1 carbine rifle sa Sitio Sinegawan, Barangay Santo Domingo, San Fernando, Bukidnon. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.